sa mga traditional na pagkain ng Pilipino pag Pasko? Wagyu! Ay, embutido, pare. Ayun. Wagyu tuwing Pasko? Hindi kami nag-wagyu tuwing Pasko. Wagyu tuwing Pasko? Hirap siya, nagpakasasa ka sa kayamanan ng magulang mo eh. Kaya nagwa-wagyu kayo eh. Pero niya, embutido. Ang maganda kasi sa embutido, sa iba, pwede siyang ano eh. Pwede siyang gawing panghandaan. Pwede rin siyang pang-araw-araw. Depende yan kung paano mo gagawin yung embutido mo eh. Meron nga ngayon, embo silog eh. Marami nang mga embutido silog. Yung mga embutido, ano, kala mo hotdog na pinong-pino, wala ka nang nakikita. Minsan may konting specks ng carrots. Meron din namang mga embutido na talagang siksik-liglig at umaapaw sa sahog, pare. So ngayon, sa episode ng Ninong Ray na to, gagawa tayo ng embutido three ways. Siguro naman, alam mo na yun kasi kinlik mo na yung video. Kaya nga nandito, di ba? Hindi, hindi namin alam. Alam nila yung pre. Ikaw siguro, di mo alam. Ibahin mo sila sa'yo. Ang gagawin natin dito ay medyo special na embutido. Ang embutido karaniwan ay pork, di ba? So gagawa muna tayo ng classic embutido na panghanda, medyo again, special, di ba? At gagawa pa tayo ng dalawang medyo contemporary. Medyo kakaiba. Medyo bago. Gagawa tayo ng chicken, which is yung chicken ginagawa rin naman din talaga yun, di ba? Pero ang pinakakaiba dito is yung ating seafood embutido na hindi ko talaga alam kung gagana. Pero samahan nyo na lang ako sa paglalakbay na to. Kaya ngayon, simulan na natin ang ating unang-unang pork embutido, pare. Ngayon, ano ba ang embutido? Anong embutido? Ano nga ba di-describe mo? Describe mo ang embutido. Mahabang... Mahaba? Parang meatloaf. Meatloaf. Masasabi ba natin meatloaf? Tama, natin. Tama. Hali, may mas madaling explanation dyan. Talikod ka. Yan. Yan ang embutido. Uy, bakit? Dahil gawa sa baboy yung embutido? Ay, hindi. Ha? Hindi. Patulang ko to eh. Patulang ko to eh. Arbor mo na? Arbor na. Paano yung galit ko? Kanino ko ibubuhos? Saan niya? Sa'yo, eto na eh, di ba? Sa'yo na lang. Hindi. Pero technically, ang embutido ay meatloaf. And ang meatloaf, karni siya na pinasukan mo lang ng kung ano-ano sa loob, tapos binuo mo ulit, pare. Yun lang naman din talaga siya. Kaya, pasok. Hindi, wag pala. Ngayon, dahil nga pwede ka magpasok ng kung ano-ano dyan, sanda makmak na variation, ang embutido. Malaya kayong maglagay ng kung ano-ano doon sa embutido nyo. Gagawa tayo ng konting pihit lang, di ba? Pero basic lang yung gagawin natin ngayon. Magsisimula yon sa giniling na baboy, pare. Wow. Uy, saan mo tinututok yan? Doon sa ano, na-delay lang. Na-delay lang. Mabagal yung internet. Okay. Internet? Okay. So ngayon, yung giniling na baboy namin dito, tingnan nyo, pare. Oy, eto! Eto! Sorry. Yung giniling na baboy namin dito ay palengke. Kaya yun yung pinili namin kasi mas malalaki yung hiwa niya. Yun. Kasi ayaw namin maging sobrang... Yung texture niya ay isa, di ba? So medyo chunky yung gusto natin. Eh, special nga itong ginagawa special natin, di ba? Ngayon, lagay lang natin yan dyan. Eh, no, kitang-kita nyo dito kung gaano kalalaki yung hiwa niya, di ba? Tapos, etong ano to, Midi? Nung binili mo ba to, may nakita kang giniling o nagpagiling ka? Bagong giling. Bagong giling to. Ano to? Kasim. Hindi mo na alam. Kapatid. Oh, kasim. Mas maganda sana, hindi ko to nasabi kay Amity, pero mas maganda sana kung merong konting taba. Kasi ang taba ay masarap. Tama. Diba? Patis flavor. Patis flavor, diba? So, eto, medyo lean. Okay lang yan. Wala namang problema doon. Pero mas juicy lang talaga kapag mas mataba, diba? So, eto yung base natin. Tapos maglalagay lang tayo ng kung ano-anong bagay dyan tulad ng sibuyas. Carrots. Ramen layer. Tsaka bawang. Meron kami dyan yung lagi namin ginagamit na nakagiling na bawang. Pero hindi namin ginamit kasi may mantika yon. At yung mantika nun, baka makahinder sa pagbabind niya. Gustong-gusto kong gumagawa ng embutido kasi ang dali-dali niya lang. Check ko rin oras sa itlog ko, okay? 10 seconds, hintayin na natin to. Yabang naman ng wallpaper. Naka-silent pala. Igilingin lang natin to. Pwede niyong hiwain tulad ng traditional na nagawa. Pero dahil ako ay tamad, pwede tayong gumamit ng food processor. Yung ano pala namin, yung food processor pala namin, nasira na ng tuluyan. So, pinamodify na lang namin. So, nagpalagay kami ng ano dito, ikutan dito. Ayun. Ah, bago pa yan? Problema dito. Problema dito, wala ng safety. So, pag inikot mo yan, wala na. Hindi na nga gumagana yung mga, di ba na nakaraan na sira to? Modified na yan. Kawawa naman tayo, baka ma-ano tayo dito, di ba? Kaya KitchenAid. Baka naman, di ba? Usually, sa mga gantong bagay, madalas akong gumagamit ng grater eh. Pagka gusto ko ng tinatamad ako maghiwa-hiwa, ganyan. Pero sa pagkakataong to, hindi. Kasi, pagka generator mo usually nagtutubig at nililimit natin yung tubig na lumabas mo na sa nilalagay natin kasi gusto nga natin mabuo yung ano natin. Embutido natin. Oh, yung mga kain yung bintana. Umbuhin ka.
Si Mang Boy, Mang Baboy. Oh! Hindi ko nababalatan, bakit? Natamad nga ako eh, di ba? Can't be bothered eh. Pero hiwain lang natin ng ganyan-ganyan. Favorite kay Alvin yan. Favorite ni Alvin yan. Uy. Sulutin mo. Walang tutulong dyan, walang tutulong. Sibuyas, pare. Grabe, kamuha ng bago. Mailan natin dyan. Kaya mo na rin dyan. Ito yung mga bagay na magpapadali sa buhay nyo kapag nagluluto. Ito rin yung food processor. Oo, alam ko madali lang naman maghiwa, di ba? Mga sabihin nyo, pero saan pa yung knife skills mo kung di ka rin naman maghiwa? Eh, pero saan pa yung knife skills mo kung di ka rin naman maghiwa? Pok nat. Mas bawang na nakahubad. Dati na investigador to eh. Oh. Yung bawang daw na nakahubad, binababad daw sa gas. Oo. Para mabilis na matanggal yung balat. Pero itong binibila namin, kita mo yan, nagbabalat yan isa-isa. So walang gas. Walang gas, diba? Tsaka, wala, mukha, hindi pa naman siya mukhang aapoy. Safe na safe yan. Hindi ko titikman yan, pero safe na safe yan, diba? Wag sobrang pino to the point na nagiging parang juice na sila. Ilagay na natin yan dito sa ating baboy. Ayan. Tapos, next na ilalagay natin ay, usually kasi diba pre naglalagay ng raisins sa embutido. Oh. Kasi kami nagbayad ng renta, so ayaw namin umalis. So tinatayuan na ng bahay, yung taas ng bahay namin. Yun nga, raisins. Maraming tao ayaw ng raisins pagdating sa embutido. Kasi ang weird, uy. Hindi, tingin ako. Kasi ako kinagatang ko pa. Saan kinagatang ko? Hindi, konti lang. Konti lang. Kakagatang ko yung kinagatang. Konti lang. Hindi na, ba't nga naman daw kasi naglalagay ng pasas? Diba? Bakit? Weird para sa ibang tao yon. Pero hindi siya extender, pero mahal din ang pasas eh. Ano siya? Para biglang may gulat na, uy, ano yun? Bakit ang tamis? Kasi savory lahat yun eh. Buong embutido, tapos biglang mayroong matamis na pasas dun sa loob. Kaso ayun, iba, di ko mag-insist. Sobrang hindi deserve ng pasas yung hate na nakukuha niya. Pero na totoo lang, gawa kaya tayo ng pasas episode kung saan ilalabas natin ang magagandang qualities ng pasas. Di ba? Potential. Try natin minsan yan, di ba? Actually, nasa mga unang-una listahan namin ni Ian yan. Hanggang hindi pa rin nagagawa tatlong taon na. Anyway, same idea kung paano tayo magkakaroon ng something to cut through the richness nung ating embutido, lalagay tayo ng pickle relish, pre. Yan. Kasi pag ito, nakagat mo, matamis, maasim, di ba? Kaya yun din yung function niya. Pero talaga embutido mga ganyan? Okay, para sa akin, kailangan siya. Pero tulad nga na sinabi ko, ang dahil ng variation ng embutido. Kung nakikinig ka lang sa klasiko. Patawag mo magulang mo. Bibian! Nakakatagin naman ang embutido, hindi ko naman. Di mo nalasahan yung pickles, pero pwede rin naman. Kahit ano nga pwede, gano'n, lagay mo yung samahan ko mo dito eh, di ba? So, pickle relish yan. Okay na yan sigurong ganyan. Konti pa. Yan. Tapos syempre, panimpla, salt. Dito hindi tayo mag-aasin kasi ayaw nga natin masyadong magtubig. Asin nga, ay. Hindi magpapatis. Ano ba sabi ko? Patis. Hindi tayo magpapatis. Oh, sorry. Paminta. Tapos, hindi naman mas spice ang Pilipino. So, wala na tayo masyadong dalagay ng mga paprika dyan, alam mo yun. Pero ang next na ilalagay ko dito ay eto. North. Chicken powder, diba? Lahat na papasarap na ito. Lo! Pork yun, boy! Kumag siya chicken powder! Lo! Pork yun! Kumag chicken powder! Ikaw nga, bitch! tapos na dun sa ano eh. Chicken powder eh, diba? Kaya lang ako maglalagay ng chicken powder for added umami na hindi kumakuha mula sa patis kasi nga ayoko magdagdag ng liquid, diba? Plus, wala namang problema sa paggamit ng chicken powder sa pork. Kayo nga, nagpiprito ng manok sa vegetable oil eh, di ba? Oo, tama. Di ba? Nagugulat pa. Ngayon, ito yung magpapa-special sa ating embutido, pare. Ito ang ating Kingsway chorizo bilbao, pare. Amin mo. Sarap to, pre. Paborito, pinapapa ko yan eh. Diba? Ano lang, yung nabili namin, ito yung klase ng Kingsway chorizo na mabibili nyo sa palengke. Yung nakalata, yung malalaki, pre. Yung babad sa mantika. Pansin mo ba yun? Madalas yun. Madalas yun sa mga gulayan, no? Sa mga gulayan. Ewan ko, weird sa gulayan pa nakikita yun. May chorizo. Oo, ganon. Pero may nabibili rin naman ito sa mga grocery na individually packed. May kita niya Kingsway, isang piraso. Na, Jerome, lagay nga ng picture dito para makita nila yung tinutukoy ko. Si Amidi ito binili, pero parehas lang naman yun, di ba? Hiwain natin to ng medyo maliliit na dice, pare. Huwag sobrang liliit kasi kailangan makita. Special yan eh. Iangas mo, di ba? Yan. Paborito ko talaga to, pre. Huwag mo nang bawasan. Hindi, binawasan ko lang kasi kurba yung dulo para pantay-pantay nyo ako. Pwede rin kayo dito maglagay ng ham, ganyan. Kung ano-ano pinaglalagay dito eh. Pero ako talaga, ito talaga, Kingsway chorizo talaga, diba? Kingsway, baka naman.
Maganda dito, ibang-iba yung kulay niya mula doon sa pork natin. Kaya talagang speckles mamaya yan. Diba? Speckles. Mm-hmm. Lagay na natin dito. Tapos, ang next na mga ilalagay na natin dito ay mga binding agent, pare. Gumanon din si Alvin, di lang nakita ng camera. Gumanon din. Ang usually na binding agent na nilalagay dyan ay yung pinaka-common, itlog, pare. So, kuha tayo ng itlog. Native yan? Brown yan. Hindi ko alam ba't dalawang kinuha ko. Sanay lang akong dalawang itlog hinahawakan eh. Pero isa lang. Isa lang. Sorry. Grabe ah. Isang itlog lang, lagyan natin. Kasi napansin ko na kapag masyado maraming itlog yung nilagay mo sa gato, naglalasang miso bola-bola. Ewan ko ah, ganun yung napuna ko sa mga gawa ko dati. Tapos, dati pag gumagawa ako ng embutido, naglalagay talaga ako ng breadcrumbs. Ang idea kasi noon ay kapag kumatas yung mga ingredients mo, kapag nainitan siya, yung breadcrumbs yung sasalo nung ingredients yun. Pero ngayon, ito na gagamitin ko. Modified starch, pare. Para rin siyang corn starch. Ganto yan. Meron dalawang klase ng starch na available sa atin. Modified starch at corn starch. Yung corn starch, pasok siya dun sa kategory na kung tawagin ay native starch. Meaning, starch na gawa mula sa, na kinuha mula dun sa native source, which is in that case, corn. Meron ding cassava, meron ding potato, meron ding rice, di ba? Ang modified starch ay, I think this is modified potato starch, no? Ito ay starch na niluto sa tubig. Basically, pinalapot na siya, pre. Pinalapot siya, then pinatigas siya, pinowder siya uli. So luto na siya. Basically, ang nadudulot nun sa final product natin, pagdating sa mga sauces, ha, halimbawa, pagdating sa mga sauces ay nagiging mas stable siya. Basically, mas na-hold niya yung lapot niya. Parang ganun. Ngayon, in terms of meat processing, tulad naman ito, mas maganda yung texture kasi para siyang gelatinous. Pwede kayong gumamit ng corn starch, pero kami dito modified starch kasi gusto namin na mas maganda yung texture. Kasi naniniwala ko na yung embutido, texture is king, pare. So tulad nito, sweet chili sauce, pare. Pansinin nyo yung ingredient na nakalagay dito. Ayun o, modified corn starch. Kita nyo naman sa bandang taas, di ba? Ito mga sweet chili sauce na ito, yung lapot nila, ganyan na yan, hanggang mapanis yan, di ba? Hanggang amagi niyan, ganyan na yan. So yun yung naibibigay niya. Mas maganda lang talaga siyang gamitin. Mas stable lang talaga siya at sana all is stable. So lagyan na natin ang modified starch to. Ganyan karami siguro. Dali naman magdagdag sa huli. Ngayon wala akong sukat-sukat na binibigay dito. Alam nyo naman, di ba? Kung naghahanap kayo ng sukat dito, punta kayo sa sastre. Walang sukat dito, pare. Baka sumayad yung bracelet ko, panis yan. Namutakin na natin yan. At dito, sa ginagawa natin, wait lang ah, baka matimplahan yung embutido ng maasim na, na bracelet. Ang ginagawa natin dito, tulad din nung kung naparoon yung longganisa and sausage making natin, hindi natin siya basta minimix, pare. Nilalamutak natin siya in the hopes na maliquify yung karne, yung giniling, di ba? Para yun din yung magbind sa kanya. Sa ganun pamamaraan, medyo mas makunat ng konti ang ating embutido. Ngayon, kung talaga sagad-sagaran yung katamaran mo, no, pwede siguro 30% ng embutido mo, ng karni mo, ipod processor mo hanggang lumagit. Madalas natin ginagawa dito yun eh, di ba? Tapos yun yung ihalo mo, basically yun yung magiging binding agent dun sa giniling. Tandaan nyo pare, ang giniling ay hindi naman siya paste. Ang giniling, lalo itong giniling natin na to, ay karne na hiniwa ng maliliit. Yun siya. So, kailangan pa rin niya ng binding agent, di ba? So, lamutakin ko lang to, tapos balikan niyo ako dito. Ayan, tira niyo, medyo malagkit-lagkit na siya, pero hindi naman silagkit no sausage. Kaya, mas siguro mga 10 minutes kong winner to, pero dinagdagan ko rin siya ng konti pang modified starch. Di ba? Basta kailangan, hindi siya sobrang durog-durog. Kung komportable kayo magdagdag pa ng itlog, pwede rin naman talaga. Wala namang problema doon. Wag lang sobrang dami. Actually, kaya pa nitong tumanggap ng isa pang itlog. Ikaw, kaya mo pa? Hindi, sige. Dagdagan pa natin ng isang itlog, no? Sige naman. Para lang, hindi talaga ako sanay na isa lang eh. Dahan-dahan lang. Oo. Yan. Tapos, ito yung mga tipong pagkain na kapag ito, niluto mo na, wala nang ano yan, wala nang balikan yan kapag hindi maayos timpla niyan. Pre, so titikman muna natin. Kuha tayo konti. Mga ganyan lang. So, ilagay lang natin sa isang ramekin. Tapos, i-microwave lang. Pwede nyo i-prito, pero mas madali na microwave eh. So, ma-microwave lang namin to ng 1 minute, tapos titikman namin. So, ito na siya. So, una sa lahat, tumiga siya. Nabuo siya. Ang lasa. Uy! Okay na ako dito. Why you cry? Ngayon, pwede natin hulmahin yan. So, hindi natin lulutuin lahat to. Kuha tayo ng ganyang amount. Huwag natin isagad sa dulo. Uy, ganyan lang. Ang dami nangyayari sa kusina. May nilalabas sa aso, may nire-renovate, may baboy sa harap. Oh, medyo makapal sa gitna at manipis sa mga bandang gilid. Tapos, kailangan natin ng
Tender juice, hot dog pare. Can you tell? Of course I can. Kapal mukha mo di ka nakins pare. Lagay natin yan dyan. Sa itsura yan. Sa pok natin. Kahit kailan naman wala akong binanggit tungkol sa itsura mo. Yung edad mo, pre 34 ka na. Uy, pareho lang kayo. Gaway pa kayo. Itong bagong pasok ka, 32 eh. Ngayon yung ginawa ko pre, medyo pinutol ko ng konti. Ngayon, eto. Sayang eh, babalik ko pa sa rep yan. Sabi mo, yung itlog na nakasalang kanina. Gay. Sineso ko yun. Sineso ko yun. Naparad ko yun, yun yung nasunog sineso ko. Maiyak-iyak ako nun eh. Saging naging invalid o, alam mo yun. Gay, diba? Naging garo siya sa bandang dulo. Tapos may kagit-kagit siyang hotdog. Neso ko siya katayo. Mamatay ka pa. Only. Yan. Tapos paano ngayon to? Ngayon, ibabalot na natin to. Hopefully, magtagpo, pare. Ayun, nagtagpo naman sila. Tapos, yan lang muna, light na rolyo lang. Tapos, kekendihin yan banda dito sa dulo. Ganun lang kasimple, pare. Tuck in nyo lang yung edges, and yan, pwede na siyang steam. Ngayon, ilagay lang muna natin sa rep to kasi gagawa pa tayo ng dalawa at ang next natin ay pak, pak! Ano yun? Chicken. Chicken. Ang gagamitin natin dito ay chicken breast. Ito na, naka-fillet na siya and naka-cubes na rin siya. So, kailangan natin sibuyas, pero sa sibuyas, kalahati lang. Lagay na natin yan dyan, kalahati lang. Tapos bawang, ito mga limang butil. Tapos ito, para lang may kakaiba, ano na nga ito eh, medyo kaibang take na nga ito. Hindi naman talaga naglalagay ng mushroom. Siguro sa traditional embutido. Pero dito maglalagay tayo. Meron tayo ditong shiitake mushrooms. Tanggalin lang natin yung ugat. Lagyan na natin yan dyan. Okay na yan. Tapos, lagyan na rin natin yung... Kasi dapat talaga may konting specks ng kulay. So dito, merong specks ng mushroom. Tapos, lagyan na rin natin ng berde. Imbis na carrots ang ilagay natin. Parang naisip ko, parang mag-tiling siyang hayaan. Parang ganon. Medyo parang ganon ang konti, di ba? Huwag sobrang pino ng manok, gusto natin may texture pa rin. Ngayon, dito, tansya ko hindi ko na kailangan maglagay ng modified starch dito. Kasi, pinong-pino yung, hindi mas sobrang pino, pero mas pino yung manok natin kesa dun sa kung gaano ka-pino yung giniling natin kanina. So, mas malagkit siya, di ba? Tapos gusto ko sana siya nilagyan ng kung ano-ano pang ingredients tulad ng bacon, ganyan. Eh, na-realize ko, baka ma-defeat yung purpose ng pag-chicken natin kasi maglalagay din tayo ng pork. So, may hinanda kaming bacon dyan, pero wag na lang muna. Next time na lang siguro. Agahan na lang, agahan na lang. Hindi, gusto mo na talaga agahan yun eh. Tapos, ano ba ilalagay natin dyan? Ah, eto. Keso pare. Quick melt. Magnolia quick melt, di ba? Favorito natin yan dito. Yung keso, i-cubes lang natin ang medyo maliliit. Pero wag naman, wag yun ma-i-grate. Alam mo yun? Sa teken lang yun eh. Paminta. Asin. Nor chicken powder. Sun-dried tomatoes galing kay Baguio Mountain Man. Diba? Kailangan lang natin... Hindi, sun-dried na eh. Bango talaga nito. Ang sarap talaga nitong sun-dried tomato ni Baguio Mountain Man. Siguro kasi ano siya, local na kamatis siya. Yung natitikman ko kasi imported sun-dried tomato, medyo pang-imported na dila eh. Local lang yung dila ako. Yeah. Pero dalawang piraso lang. Ito ngayon yung ano, magre-replace ng pasas natin or ang pickle relish natin. Yung acidity tsaka yung tamis, di ba? Umatake na natin to. Eto, ang paglalamutak nito, halos ano na lang to. Mixing na lang talaga to kasi wala na tayong mayosin o protina na may extract mula dito. Yan. Tapos tulad nung kanina, titikman natin to syempre, pero wait lang. Kuha tayo konti, huwag nyo na lagyan ng keso. Microwave lang natin para matikman kung tama ba. Okay na rin to. Diane! So eto, hindi natin lalagyan ng kung ano-anong bagay sa gitna to. Basta lang, pag meron kayong nakitang keso, mas maganda kung ilalagay nyo siya sa bandang loob. Sarap talaga sa loob eh. Wala yung palaman to. Ha? Wala, walang palaman hindi to. Hindi nakikinig to. Hindi nakikinig eh. So yan, handa na yan para isa lang. So i-rep lang din natin ito kasama ng ating baboy. Tapos ito tayo sa huli natin ng very weird, unique. At ngayon ko lang din gagawin na seafood embutido. Hipon ang gagamitin natin, pare. Kasi hipon yung... Alam kong
seafood na kapag pinrosesor mo, lumalagkit siya. Kasi ginawa natin dati to pre, doon sa hipon, palawan sa puset, na content, kung naalala mo yon. Naalala mo ba yon? Ano? Hindi yung... nakikinig ang bol. Oh, naalala ko yon. Naalala mo yon? Anyway, ito ang gagamitin natin ngayon. Medyo may kamahalan siya, pero special nga eh. Diba? Kala iyan, pag umorder ka ng pansin palabon na hindi special, walang hipon yon. Uy! Walang ganun. Sa amin, laging special. Yeah! So, meron ba kayong ano, super special? Super special? Oo. Depende. Kung tropa kita. Super special na iyan, siya lang maghahatid yun. Tulad lang din nung kanina, bawang, tsaka yung kalahating sibuyas natin. Kaya natin dyan. Tapos pwede natin lagyan yung hipo natin. Mutuwad ka na. Wala pa. Di ba ako nakagwate? So mutuwad ka na. Lagyan na natin yan. Napakarami na ito. Maraming salamat, Amidi at George of Gobalat. Tapos, siguro pwede natin isabay yung iba. Dito kasi, ewan ko ha. Hipon yan, pre. Masarap yan. So parang, ayokong lagyan na sobrang daming kung ano-ano. Parang solid lang talaga siya na hipon. Kaya natin ang asin. Parang solid na hipon. Eh di halabos lang yun pre, hindi na imbutido yun. Tapos dito, pwede tayong maglaro ng konti. Pwede natin lagyan na kung ano-anong spices to. Ang bagay na spice talaga dyan ay Old Bay pare. Kasi ginawa talaga to para sa seafood. So lagyan natin ng konting Old Bay. Konti lang. Hindi to cover up sa lasa ng hipon, kundi para mas ma-enhance siya. Tapos, gilingin natin. Yan. Check natin. Maganda dito sa hipon. Baka wala na tayong ilagay na itlog tsaka starch kasi talagang sadyang malagkit na siya eh. Ayun, ang lagkit niya agad oh. So isasalang lang namin to ng 1 minute para matikman tapos pwede natin sigurong buuin to. Okay na. Ang naisip ko kanina na ilalagay sa ano sa loob ay nakachap pang hipon. Kaso pretty na mo to. Eh no, anday pang buubuong hipon eh. Diba? So tsaka kita rin naman doon sa output natin kanina na... Marami pang bubuhay pa, so tingin ko okay na to. Ilan na magagawa ako sa ganyan? Elmer, anak mo. Sumura mo. Pambalat ko kasi ng lasanya namin yan. Ay, tsaka pancit okay. Malabon. Malabon sa ibabaw. Okay. Ito alam ko marami to, pero ilalahat ko to. Siyempre, masarap. Yan ang dinner. Bakit? Kala ko mag-out ka na. Ay, OT di ba? Ay, sorry. OT natin dito, 5K per hour. Tapos, eto lang ilalagay namin sa gitna. Nag-isip lang kami na seafood na palaman. Crab stick, pre. Guro, sabihin ng iba, sayang naman. Sayang naman. Ganun pala daw. Sayang naman, lakas mo ko chip. Ulit naman. Siguro, sabihin mo, sayang naman, lakas mo ko chip, crab stick, tapos nalagay mo sa puro ipon. Sayang naman, crab stick, tapos nalagay mo sa ipon. Pangit. Pero kailangan ko lang kasi ng ano, something na, kasi kung wala siyang something sa gitna, pucha isang broker lang talaga ng mga hipon niya, alam mo yun? Yan, ang kapal na ito pa. Okay na to, diba? So ngayon, pwede na natin isalang to. Meron tayong nakahanda na dito na bamboo steamer. Isasalang na natin to, yung pinakamalaki sa gitna. Tapos eto ay yung pork. Tapos eto may nakalawit. Chicken. Tapos kaso nagkakadikit-dikit siya, gusto ko sana lagyan ng space sa gitna. Para lang mag-travel na mabuti yung steam. Ayan natin ang carrots siya. Yan. Paliin mo dun na. Kapag ginagamit mo ng utak mo, may mangyayari talaga. What if you use 100% of our brains, di ba? Ngayon, okay na to. Steam lang natin to for isang oras para sure. At sabay-sabay sila isang oras. Kahit hipon. Kasi yung mas niya eh, di ba? Ganun kakapal eh, di ba? Maglilinis muna kami dito habang niluluto yan. Grabe, dami na namang hugasan. Das! Baka naman. Uy! Ang bilis ha! Aray! May isa pa! Dalawa? Pero si In Love, tsaka kilig ka naman si... Para mas gusto ko yung... Uy! Meron pang isa! Ay, ito yung paborito ni Amidi, yung paste ba? Yeah. Gamitin na nga natin. Konti lang. Tipid talaga gamitin ito eh. Grabe. Sabay mga PA dito. Wala. Eh, pinagsushoot mo yung PA. Hindi, ako na lang kasi andali-dali maghugas. With dust. Yeah! Grabe, lutong-luto nga. Teka lang, wala pa. Lutong-luto, utak mo. Kakagamit ng foil eh. Hoy! Sorry. Yung paraan na gagamitin natin para malaman natin kung luto siya. Pwede kayo mag-thermometer. Pero, baka wala kayo nun. Toothpick meron kayo. Basta dapat malinis ha. Malinis to. Tinuro ng mga ninuno ko to. Saksak nyo.
una mararamdaman yung resistance, no, kung gaano katigas. Tapos paabutin yung gitna, ikot-ikot nyo, sugutin nyo, dikit nyo ngayon sa labi nyo. Oh. Yan. Oh. Sensitive kasi ang labi. Oh. So malalaman mo na yung temperature. Kung gano'n nakainit, kung tingin mo pag gano'n kainit, luto ka na, luto na rin yun. Parang gano'n. Ngayon, para gusto nyo makasiguro talaga, eh thermometer. Ito feeling ko na mga nasa ano na to, 180F. Actually, 200 na nga. Oh. Luton-luto na yun. At bago nating kalasin, kailangan muna natin palamigin ng konti. Parang ano yan eh, parang steak, ganyan, o roasted chicken, kung ano man. Para lang mas matibay siya ng konti. So, paano natin palalamigin to? Tapat natin sa electric pan. Alvin, pakiabot nga ating Hanabishi electric pan. Uy! So, palamigin lang natin ng konti. Siguro, it would help kung bibiyakin natin ng konti. Uy. Para may labasan yung steam. Tapos matusokin, tsaka bibiyakin. Tama. Kunting lilis lang. Hindi lang, para lang may lalabasan yung steam. Okay, so palamigin lang natin ng konti ito, tapos proceed tayo sa next step natin. Yan. Medyo warm pa siya, pero okay na to kasi gusto lang naman natin mag-resolidify uli siya. Tay, tsaka gusto natin kumain na. Tama yun, tama yun, tama yun. Ah! Ang bongo ng imbutido. Ang bongo ng imbutido. Ang laki ng imbutido mo. Gusto mo bang tikwan yung imbutido? Oo naman. Ba't sa patikap din ang imbutido mo? Paggawa ko. Ang imbutido, minsan pwede naman sinaserve ng ganyan right out of the steamer. Pero minsan piniprito din naman yan. And eto nga, yung pork natin, yung ating medyo traditional embutido. So, ang gagawin natin dyan, ipiprito natan siya. Pwedeng deep fry, pwedeng pan fry, nasa sa inyo na yan, di ba? Lahat to, bibigyan natin ng exterior treatment, di ba? Kasi isa pa yun sa mga haharutin natin, pare. So, eto, traditional pan fry. Etong ano natin, chicken na merong keso. Maisip ko kasi. Oh. Kapag ininit mo to, tapos may keso, matutunaw lang yan, di ba? Tama. Di ba? So, gusto kong balutan. Oo. Oh. Ano ang ibabalot ko? Ayan, foil. Kainin mo, ha? Kainin mo, ha? Ang ibabalot natin ay eto. Sulit na mga pastry. Pang ilan na, pare. Ay, na araw, ay. Napakadali naman kasi talaga yan. Itapon. Oo. Tama. Nene, tsaka it makes sense nga naman. Ibabalot natin siya at walang masasayang na keso. Ayan o. Dito sa bandang baba, tumagas na talaga yung keso. At normal yun. Alam ko yun. Alam ko yan. Mangyayari talaga yan. Diba? Kaya nga, sa pangalawang pag-iinit natin, which is yung kung ano man yung exterior treatment na gagawin natin, gusto natin balot na balot siya. Ilagay natin. Malaki. Kaso bukas nga siya sa gilid. Tingnan natin kung maisasara natin. Maisasara! Ah! So yung feeling ko hipon yung magkakaproblema kasi malaki yung sa hipon. Hindi naman ibabalot sa Wellington yung hipon. Eh. Hirap sa'yo, hindi ka nakikinig eh. Hindi ka nakikinig eh. I will see you after class. Kuha tayo ng rolling paper, parchment paper. Flatten lang natin para hindi siya maglonggo-longgo. For this one, hindi na egg yolk lang gagamit natin. Whole eggs na. Bakit? Natamad ako mag-separate eh. Ganun din naman yan. Yan. Nagkit talaga to. Kamagalala, linisin kita pagkatapos. Tapos, sulad ng ginawa natin noong nakaraan, yung nag-preheat tayo ng tray muna. Ganun din yung ginawa ko ngayon. Uy! Kailangan mabilis tayo kasi namawala yung init ng tray. Bagal? Namawala yung init. Yeah, slow motion for me. 220 sa baba at 150 sa taas, di ba? So ngayon, nagawa na natin yan. Doon naman tayo sa basic muna natin. Papakita ko lang sa inyo na ipapanfry ko yung basic embutido natin. Mantika sa isang pan. Prito na natin ito. Minsan talaga pagka, ito marami akong experience na ganito, naninigit talaga yung imbutido kapag piniprito. Hopefully, hindi natin maging problema dito yun. Basta ang kailangan lang natin gawin dito is tustahin talaga siya ng mabuti, mag-form yung crust bago siya balik na rin. Ang problema, minsan kasi talaga yung imbutido, giniling yan pre. Alam mo yun, giniling yan di ba? So talagang magkakadurog-durog yan. Nadudurog talaga dahil ko experience sa ganyan. Kaya ako talaga, maaari, hindi na ako nagpiprito ng imbutido talaga. Hindi na, ganyan na lang. Ayan o, medyo, nasurog talaga siya. Hindi ko alam, meron ba tayong tamis na nilagay dito? Wala naman, di ba? Baka yung tamis nung ano, pickle relish, kumalat. Yun yung nasunog, sumunog sa kanya dito. Sokrat ba yan? Pero, I mean, di naman siya sunog na sunog. Pero ano to, mas brown to sa gusto ko. Pero, yun nga, ibigay lang natin. Kasi masarap yan eh. Masarap ang... Siya golden brown. Dark, ano siya? Cooling brown. Amen. Ayan, ganyan lang sana. Actually, sana pala deep fry na lang natin. Ayan, nakahanda na yung mantika. Kasi yung sa hipo natin, i-deep fry natin. Yan kung bakit, malalaman nyo mamaya. Yan, mga inahanap. Ganun. Ayan natin, die on. Ngayon,
mamaya natin ipi-play to kasi syempre kailangan muna natin uling palamigin to bago natin hindi hiwain para kasi matutulog. Amak na amak ka, di ba? Yan. So set aside muna natin to. At doon na tayo sa pangatlo. Gagawa rin pala ako ng mga sausawan itong mga ginawa natin dito. Pero ako kasi, tingin ko kasi, doon sa authentic na embutido, doon sa basic embutido, walang tatalo sa ketchup. Banana ketchup, pare. Banana ketchup. So doon na tayo sa pangatlo natin. Ito namang sa hipo natin na embutido. Suggestion ni Alvin to, ha? Sabi ni Alvin, gawin daw namin tempura. Alam mo, minsan okay ka rin talaga, eh. Yun ang gawin natin ngayon. May pinapainit tayong mantika dito. Tapos ngayon, meron tayo dito pinaghalong cornstarch at harina. Mas lamang yung cornstarch. Lagyan lang natin ng konting asin yan. Tapos, di ba sa tempura, kailangan mo munang harinahan yung hipon bago mo isaw-saw sa butter, di ba? Para kumapit yung butter. Isa lang na may piprito natin, walang matitirang butter eh. So medyo dugasin na lang natin ng konti. So yung cornstarch harina natin, paghaluin natin. Tapos eto, nga pala, dry na siya oh. Hindi nakakapit sa kanya yung harina. So kailangan natin basahin, pre. Literal na babasahin natin. Ito tayo sa ating malinis sa tubig. Basahin natin siya. Tapos pagulugin na natin dito. Tapos balik lang natin dyan. Tapos dito na rin mismo, ito yung paggagamitan natin, ng gagawin nating butter, pare. Para walang nasasayang. Malamig na tubig to, ha. So bago natin isalang yung ating embutido mismo, kuha muna tayo ng butter. Paligo natin dyan. Tapos saka na natin kukunin to, dry hand, lagay natin dito. Sa handahan natin ilagay dito. First time kong magtempura ng ganyang kalaki preso, hindi ko alam kung gagana talaga yan. Kasi nakasayad siya ngayon sa ilalim ng wok eh. Dapat hindi eh. Ewan ko, pero kasi suggestion ni Alvin to, so kung sa Blybin, alam mo na. You know? Dito kasi, fully cooked na to pre. So wala na tayong ibang kailangan gawin, kundi magtalutong na lang. Yan. Magsuot ng sinelas. Yung pag to gumana, isang anghenyo. Angat nga natin konti, tingnan natin to. Uy! Uy, yabang. Oh, parang may ano, kolonya ng mushroom sa taas, no? Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. 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 Ah! Ah! Diba? So, okay na to. Patuloy lang natin ng konti yung mantika. Tapos, panamigin natin. Meanwhile, check muna natin yung ating embutido Wellington. Ay! 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 Ang ganda! Ang chuchal ng embutido. Ang chuchal, pare! Nakakatawa naman ang episode natin ngayon. Ako'y masaya. Okay na ata tayong lahat. Na tayo bang kailangan gawin? Kundi... sauce muna. Ang ating basic embutido or let's say traditional. Tulad na sinabi ko kanina, ang pinakamasarap na sausawang pa rin dyan ay banana ketchup, pre. Pwede kayong magtalo kung gusto ba ng banana o tomato ketchup, pero ako, banana ako eh. O kaya sweet chili, banana o sweet chili, banana. Kaya na bahala. Pero ang ganda nito, sobra simple, kahit sino makakita niya, sabi, wow, ang sarap na embutido mo. Wow, sarap na embutido mo. Uy. Next natin, pare, ay etong Wellington, na sinalang ko pala uli, kasi ginusto ko lang na mas lumutong pa ng konti yung shell niya. Yan. Ganun pa rin naman, wala naman na bago. Itsurang-itsura pa lang yan. Gordon Ramsay, matutuwa dyan, di ba? Sa usawan, pare, gagawa tayo dito ng di ba dapat gravy? Tama. Eh, di naman to Wellington, pre. Amin natin. Ang gagawin ko dito ay yung paborito kong... Inspired lang, oo. Ang gagawin ko dito ay yung paborito kong honey mustard, pare. Simula tayo sa... Honey? Ladies... Ay, ladies choice mayonnaise. Ladies choice mayonnaise. Medyo may kamahala siya, pero tagal mong gagamitin yan, pre, promise. Alam ko... Hindi pa ako dito nagtatrabaho. Eh. Nandito na yan eh, di ba? Kunting kurot ng asin para makulit mong pamangkin. Kunting paminta. Kunti lang. Kunting honey para sa paborito mong mani. Wala akong maisip na nag-rhyme. Sorry. At meron ka ng honey mustard na napaka-angas, par. Sorry. Hindi ako mahabot. Mm. Harap. Perfection? Perfection. Ay, hindi, patikin nga ako. Napakadali, di ba? Napakaganda rin naman. At doon tayo sa ating last, sa ating tempura. Wait lang. Ang ating ebi tempura embutido. Ebi talaga kasi. Baby yan, baby tempura. Ano mo naman yan, par? Napak... Angas eh. Gagawa tayo ng Filipinized version ng tempura sauce. Oh. Diba? Kasi, Filipino dish yan eh, di ba? So, meron tayo dito labanos. Yung kabilang side na hindi ko kinagatan, yung gagayatin ko. Gagayatin mo na lang, naiyaka pa. Toyo.
Mirin, pare. Op. Tapos, kung nakukulangan pa kayo sa tamis, white sugar. Yan. Misa gusto light lang eh, di ba? Lalagyan nyo ng tubig. Op, konti lang, di ba? Nice. Mm, sarap, di ba? Ang ating ebi tempura embutido. Pagtabi-tabihin muna natin ang tatlo para ma-compare. Sa Big Boy ba? Ang sa Big Boy yan eh. Itsurang itsura pa lang pre. Ang layo na talaga. Pero may pagkakaiba pa sila sa lasa. Malalaman natin yan matapos ang saglit na slow mong ito. Slow mo ata. Oh, slow mo. Diba? Yung alat niya, tamang-tama rin. Ang ganda ng pagkakano. Tapos, ito yung gusto ko sa mga gantong klaseng embutido, pre. Buo siya. Sliceable. Pero, once natain mo ng konti, nadudurog siya. Diba? Diba? Hindi yung tipong sobrang daming starch at binders na parang anong kumakain ng... Parang ganun siguro buong buo. Hindi. Yun ang pinagkaiba ng embutido sa isa sausage. Kailangan bound sila, buo sila, diba? Buhay ka pa? Buhay ka pa? Nga, kailangan bound sila, buo sila. Pero at the same time, delicate yung texture nila. Diba? Hindi yung, alam mo pre yung ano? Yung Korean sausage na naka-plastic, yung gano'n. May mga embutido na ako. Yun yung sa mga embosilog eh. Ganun yun eh. Medyo starchy na sila. Ito hindi pre, karning-karni pa rin talaga. At dito pa lang pre, tinan mo. Kita mo yung karni pa dyan, no? Diba? Kasi pinili nga natin yung malalaking hiwa doon sa giniling, diba? Sarap nito pre, panalo to. Uy, pleki. Uy. Par. Yan. Diba? Oh, ganda. 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 Ngayon, eto ngayon ang problema sa paggamit ng mabilis matunaw na keso. What's behind door number 3? Spaces, pare. Natunaw siya, diba? Pero at least dito, kahit natunaw siya, nakuha pa rin naman natin siya kasi nasa tinapay pa rin talaga siya, diba? With our honey mustard dressing. The perfect bite, pare. Hoy. Nga dito. Sabihin mo, can you hear the drums, Fernando? Can you hear the drums, Fernando? Pero, wala pa. Hindi. Pag ganun pa yan. Sarap na. Unang hagod pa lang, ang sarap na, di ba? Parang naiyak nga si Amity, oh. Naiyak ka? Oo. Grabe. Ang teary-eyed eh. Sabi mo nga, chiquitita, kinabayo. sige na. Duma na. De, pre. Okay siya. Okay to. Hindi siya mayapa. Meaning, hindi siya dry. Kahit breast yung ginamit natin, di ba? Meron, wala tayong nilagay na starch dito, di ba? Hoy, tanong yun! Ha? Handa ka na ba? Ready. Sabi mo, Papa, I'm ready. Parang nagkulang. Ano kulang? Kanin. Yun. Okay siya. Ako, nagulat ako sa texture nito. Texture? Gulat talaga ako. Kasi ano eh, hindi siya mayapa talaga. Sobrang juicy pa rin siya. Yung keso nalalasahan mo, pero hindi overpowering. Plus, ang sarap nung, ewan ko ah, yung tinapay at yung honey mustard natin. Ewan ko. Gusto mo matikman? Mamaya na? O di, ikaw na mapagparaya, di ba? Ngayon, doon tayo sa pangatlo natin, par. Ang ating embutido tempura. Before natin lantakan to, gusto ko lang mag-spend tayo ng kodi segundo para i-appreciate ang itsura nito. Close up kayong dalawa dito. Kung makikita nyo, talaga namang nagmukha siyang ari ng alien. Alam mo, parang ganun eh. Siguro dala ko better term na lang. Yun na lang siguro. Pili ko corals lang. Sorry. Iba tayo ng imahinasyon eh. Pero... itsura pa lang talaga niya, iba na, di ba? Sa totoo lang, excited ako tingnan to kasi solidong hipon to, pre. Solido. To solido 24 yan. Oh, mas solido pa to sa partner sa binoto mo, pare. Iba to. Uy.
Uy, naririnig nyo ba yun? Can you hear the drums, Fernando? Can you hear the drums, Fernando? Handa ka na ba sa cross-section? Oh. Para. Uy, ang ganda. Solidong ipon yan, pre, na may konting crab stick lang, di ba? Uy. Uy, ganyan lang. Mm. Parang gusto ko kumanta ng Ay, 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 You're My Little Butterfly, pare. Oh. Ang sarap. Rani, halika dito. Halika dito. Buhay pa. Ato, ano to? Embutido rin, pero mamaya na. Doon ka na. Late ke. So, sino pa ba hindi nakakatikim? Parang wala na, no? Oy! Sige, mamaya ko na lang papatikim. Mukhang wala nang ano. Oy! Wala nang iba titikim. Nakakain na ata lahat dito. Hindi ako papayag na hindi ako makakain. Oh, nag-ubad ng headset mag-isa. Sabihin mo nga. Born free. Hindi magkakaroon ng pagkakataon na makakatikim ka ng hipo na ganito solido unless sasadyain mo. Wala namang gantong dish na nag-e-exist eh. Alam mo, pawang produkto na lang ito ng katarantaduhan ng pagkataon namin eh. Alam mo yun, ganoon na lang talaga siya. He's correct. Hoy, ikaw nagsuggest nito. Ang hirap lang siguro sabihin sa tao na, de, purong-purong hipon yan, walang extender yan. Kasi kung iisipin nila, baka, ito ba yan? Barbero pa, barbers na ako, 2x3, white side wall. Hindi sila maniniwala sa'yo eh. White side wall? Oo, ganun yung gupit natin ng high school eh. 2x3 na sinasabi ko eh. Hindi sila maniniwala, ganun. Isipin nila may, kung ano may extender. Pero alam mo sa sarili mo, nahibon siya. Ngayon, eto ang tanong. Eto ang tanong. Put! Papakita mo rin sa kanila sino Alpha. Ot! Hindi, pag-iwala. Eto ba ang pinakamagandang representasyon ng hipon? Hindi. Hindi talaga. Kasi technically speaking, in-overcook natin yung hipon dito. In-steam natin siya ng matagal, pinirito pa natin siya, di ba? So, anong lasa niya? Lasang overcook na hipon, pero masarap naman ang overcook na hipon. Pero kasi, kung ikukumpara mo siya sa tempura, na ang identity ng tempura ay hipon na tamang-tama ang pagkakaluto, hindi overcook, juicy, masarap, malayo-malayo siya. Ngayon, magsusurvive tong dish na to, kung hindi sana natin siya nilabel as tempura. Kasi once mag-label ka ng mga ganong klaseng pangalan, meron ng mga qualities na naka-attach sa kanya. Diba? Na hahanapin mo yun doon sa dish na yun mismo. At dito, hindi natin naibigay yung properly cooked na hipon. Overcooked na hipon siya. And alam ko yan, going in talaga. Masarap ba siya? Yes. Mahal ba siya? Yes. Sayang ba yung paghihipon sa kanya? Hindi naman masyado, pero mas maraming pwedeng paggamitan ng hipon kesa ito. Etong normal na embutido, kung imemery mo siya sa idea nitong merong puff pastry, ay napakaganda. Diba? Pero ang sausawan mo, dapat eto na talaga. Kasi eto, masarap na to on its own eh. Diba? Pero kung gaganyanin mo, kung ayaw ng lola mo nung tinapay, di tanggalin niya yung tinapay, wala namang problema doon, diba? Wala namang mababago talaga doon sa flavor ng lahat. Pero ako, I suggest give this a try. Try nyo muna bago magpasko, hindi yung sabak agad sa gera, hindi yung paalam yung mapa, alam mo yun. Huwag ganun, practice muna kayo, mahaba pa naman ang panahon. And sana, pag meron pa kayo naisip na pwedeng twist na pwedeng gawin dito sa putahe natin, comment nyo sa baba, kasi baka maghanda rin ako ng ganito sa Pasko bagong taon sa mga darating na handaan, di ba? Pero promise, no joke ha, eto, yung normal embutido, panalo talaga. Ano hindi mo natikman? Dalawa, halika dito. Sabihin mo nga. You say I'm crazy. Nga ba? Sabihin mo na. You say I'm crazy. Anyway, mga inaanak, marami salamat sa panonood. I love you all. Hanggang sa muli, magluto naman tayo ng pritong dragon.